Ilan na po naging ex mo? At wala akong jowa. Sabi niya, kamusta naman ang buhay mo? Anong hinihintay mo? Bakit di ka pa ng 1K plus subs mo? And gaad, buhay mo noon hanggang ngayon. Anong pinakamahirap na problema ang naranasan? Nakakayang experience mo? Ano po ang essential traits mo to keep vlogging whatever? Ano rin yung inuhang pangalan ng babies nyo? Paano maging mabait at maging mapagpatawad? Nalampasan o kinakaya yung mga problema ng mga mahal mo o mahal ka? Which way are you going to take? The right where there's nothing left? Or the left where there's ka ng time machine? Ano po ba ang gusto tatakutan mo na mangyari sa buhay mo? Paano mo napapagsabay ang pag-aalaga ng bata at pagiging mga? May boyfriend ka na po ba? Ilang paborito mong pamangkin? May pinagkaiba na may anak ka ngayon sa dalaga ka dati? Nagsisi ka dito? May pag-asa ba ako sa'yo? Kailan mo ako sa asputin? Kumusta buhay single mom? Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! For today's video, for tonight's video pala. Dahil nga nag 1K subscribers na tayo, noong nakaraang araw, nag-post ako. Kumbaga, challenge ko yung sarili ko na tanungin niyo ako ng lahat ng gusto niyo malaman tungkol sa akin. Ang totoo niyo guys, nagawa ko na tong video na to, na-edit ko na rin. Kaso nga lang, na-delete. Oh God! Na-delete siya at ginawa ko naman yun lahat para ma-recover siya pero hindi ko na talaga siya mag-ibalik. Isip ko gawin niya lang ito ulit. Ganun talaga. Siguro may mga bagay talaga na ginawa na natin yung lahat. Nawawala pa rin sila sa atin. Nawawala pa rin sila sa atin. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga pala si Pada Castillo. Siguro nagtatanong kayo, bakit kaya Pada Castillo? Ito kasi guys, yung Pada kasi, acronym lang yan ang totoo kong pangalan. Dahil ang totoo kong pangalan ay P stands for princess, A stands for apple, C stands for dulce, and A stands for amor. Ang middle name ko ay Pastrana at ang surname ko is Castillo. Princess, apple, dulce, amor, Pastrana, Castillo. Finish na. Kung gusto niyo pa akong makilala talaga, just keep on watching. Ito na yung mga tanong ninyo na sasagutin ko. Ito yung unang tanong. Dahil kay Lyra Castres Tovera. Shout out sa'yo, Lyra Castres Tovera. Ilan na po naging ex mo? Parang maraming naging ex mo. Bale, ang naging ex ko ay 4. Kasama yung napangasawa ko. Ano? Wala na kami. Hindi na talagang buhay. Yung mga bagay na hindi talaga na po. Question is, galing kay Mike Marasigan. Shout out sa'yo, Mike Marasigan. Sabi niya, at wala akong jowa. Kailangan mo po ba talaga ipamukha sa akin na wala akong jowa, ha? Bakit ang nangyari sa napangasawa ko? Kumbaga, nauna sa lahat. Atay siya ng mga anak ko. Pero katagal ang kanamin. Tagal-tagal mo. Galing naman kay Chris Liam Garcia. Sabi niya, kamusta naman ang buhay mo? Okay naman. Medyo naghihirap kasi dati 6 times a day ako kumakain. Ngayon, 5 times a day na. Shout out sa Lucy Young Garcia. Question is, galing kay Diana Asi. Shout out sa'yo, Diana Asi. Ang tanong niya is, anong hinihintay mo? Bakit di ka pa nag-jojo ba? Bakit po gusto niyo akong mag-jojo? Sa totoo lang, okay naman ako dun sa possibility na someday or soon, magkaka-boyfriend ulit ako. Hindi ko naman mapipigilan yung puso ko. Mahal ulit. Malalaman nyo rin. Next question is, hindi ko mabasa yung pangalan niya, pero ilalagay ko na lang dyan. Sabi niya, sana all naka 1K subs na. Sabi niya, paano mo nakuha ang 1K plus subs mo? And gaano katagal? Wait ko sa vlog mo. Ang totoo, hindi ganang kadaling makakuha ng 1K subs. Porket magaling kang magsalita, hindi porket mahusay kang gumawa ng content ay makakakuha ka na ng 1K subs. Kailangan din ang sipag at tiyaga. Kailangan mo rin pagpagulan, kailangan mo pagtrabahuan, kailangan mo paghirapan. Kasi hindi naman tayo katulad ng mga sikat na artista na gagagawa lang nila ng YouTube channel nila is pumapalo na ng 1 million subscribers kaya nila isa Soberano at Catherine Bernardo. Kailangan tayo ganun. Kailangan natin paghirapan talaga kasi
ganito lang tayo, simple lang tayo. Humahanap ako ng mga katulad ko rin na small time YouTuber. Nanonood ka sa kanila, nanonood din sila sa'yo, susubscribe sila sa'yo, susubscribe din sila sa'kin. Ginagawa ko yun. Wala akong assurance na gagawin din nila sa'kin yun. Maging honest lang ako. At least alam ko na ginawa ko yung tama. Okay na ako doon kasi kahit anong mangyari, ibabalik at ibabalik yan sa'yo. Hindi man nila nakikita ko anong ginagawa mo, nakikita ka ni Lord. Lately ko na lang din kasi naalaman yung mga group sa FB. Itong huling group kong nasalihan, gustong-gusto ko talaga siya kasi as in, hindi lang kayo makakatulong sa subscribers at saka sa watch hours eh. Baga parang pamilya na kayo dun. Ang saya lang kasi parang nagkaroon ka ng bagong kaibigan, nagkaroon ka ng bagong pamilya. Kaya salamat po sa inyo. At yung group na yun ay Team Okay Mista. Posted by Sir Kit Mariano. Shout out sa iyo, sir. Question is, galing kay Abigail Apan Altea. Sabi niya, sa buhay mo noon hanggang ngayon, anong pinakamahirap na problema ang naranasan mo? ES, need load. So, wala pala akong sinabi na normal kayong chance na manalo ng load. Hindi kayo magko-comment. Pati kayo sa akin, no? So, balik tayo sa tanong. Para sa akin ay yung nung nag-unpiss ako nang wala sa panunod. Kumbaga, hindi pa ako naiikasalunan eh. Tsaka bata pa rin ako. 20 years old nung nag-unpiss ako. Ang talagang goal ko kasi talaga, bibigay ko lang yung sarili ko sa unang gabi ng kasal. Pero ang nangyari ay hindi ganun. Kasi yung mga panahon na yun, kumbaga wala na rin naman ako sa sarili ko. Kasi yun nagagawa ng pagiging broken hearted. Wala rin ang lungkot. Yun yung pagkakamali. Next question is galing kay Jan Excel Aquino Candaba. Sabi niya, pinaka nakakayang experience mo? Too many to mention. Madami talaga eh, wala ako sa maalaman. Siguro nung nagkatagos ako, or siguro nung nadapa ako tapos dami nakakita sa akin. Ang dami eh, hindi ko na talaga ano kung ano yung pinaka nakakahiya. Shout out pala sa'yo dyan, Excel Aquino Candaba. Question galing kay Mark Mac Marcus, sabi niya, ano po ang essential traits mo to keep vlogging whatever the results may come? Essential traits, magiging matyaga. Pero hindi rin naman ako magiging matyaga dito kung hindi ko ito passion. Kasi sa totoo lang, kaya ako naging matyaga sa pag-vlog kasi alam kong passion ko ito. Pabasa pa yung narinig nyo, ulit-ulit ko pa. Dara-daratso ko kahit ang nasabihin mo. Madalas nalalagasan talaga ako ng subscribers. Gusto mo na sumuko kasi ang layo-layo pa. Kapag akala mo, hindi mo na mag-hit yung target mo. Pero ito ako ngayon. Sabi ko, kung hindi ako nagtsaga, hindi ako nag-vlog pa rin sa kabila ng mga nangyayari. Siguro, yung mga karating sa ganito. Though, nag-umpisa pa lang ako kasi hindi pa naman ako monetize. Nakahit ko lang ng 1K. Tinatrabaho pa rin tong channel ko na to. So, yun. Shout out sa'yo, Uya Mak. Next question is galing kay Danielin Kamuno. Sabi niya, saan po ninyo kinuha ang pangalan ng babies nyo? Shout out kay Danielin Kamuno. Panganay ko ay Sion Andrew. Ang nagpangalan din talaga yung kapatid kong bunso. Pangalan ko daw talaga sabi niya, Sion Grayson. Sion Grayson. Pero, ang ginawa ko, pinalitan ko yung pangalawa kasi naalala ko yung karakter ni Andrew dun sa manga ni Saya. Kwenta ng buhay ni Jesus Christ simula na ipanganak siya hanggang sa ipako siya sa krus hanggang siya sa makarating siya sa langit. Ito kasi si Andrew, ang pagkaka-illustrate sa kanya dito, parang nabagapuhan ako. Parang gusto ko yung karakter na doon kasi parang ang tataw niya, ang kulit niya, ayun yung gusto ko kasi. Yun lang, kaya pinalitan ko. Kaka-crush sa mga drawing. Tapos yung pangalawa ko namang anak, yung pangalan niya ay Jen Rev Elijah. Yung Jen Rev, isang siya sa dalawang book ng Bible. Yung Genesis at saka Revelation. Tapos yung Elijah naman, hindi ko yung plinano kasi kumbaga biglaan siya. Kapangan ako, nanon sa akin kung ano daw pangalan. Sabi ko, Jen Rev Elijah. Wala nang chance magpalit kasi diretso magpalit. Next question is galing kay Rina Marie Alvar. Shout out sa'yo, Ina. Sabi niya, paano maging mabait at maging mapagpatawad sa lahat ng bagay? Ang totoo, hindi naman ako mabait. Kasi kung makikilala mo talaga ako personally na mabilis lang umingit yung ulo ko, ikon ako, ganun ako, ganun. Tapos yung maging sa akin lang ha, kasi yung pagpapatawad kasi, para din sa sarili natin yun eh. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi natin mapapalaya yung sarili natin sa sakit na naranasan natin.
Iba rin kasi yung pakiramdam nila kung nakapagpatawad ka na, maluwag sa dibdib talaga. At saka, ang totoo, mas madaling magpatawad kung hindi ka papatol. Hindi lang talaga pati ako pumapatol sa mga nang-aaway. Wala kayo, sige, awayin niyo ako, pero parang bumababa lang yung pagkatao kapag pumapatol ako. Next is kay Janina Lascano. Shout out sa Janina Lascano. Sabi niya, paano mo nalalampasan or kinakaya yung mga problemang dumating sa buhay mo? Awit Santo. Isa pa po. Bakit balog ang hapon ko? Hindi ba miss mo ako? Hindi mo siya kailangan mapakadiptiben. Harapin mo siya. Pero kumbaga, harapin mo siya nung may tapang. Huwag mo tatalikuran, huwag mo atakasan. Isipin mo na malalampasan mo din yan kasi narating yung panahon na pag naalala mo yung problema mo na yun, matatawa ka na lang kasi parang iisipin mo na seriously, problema ko talaga yun. Habang nagmamature tayo, palaki din ang palaki yung pagsubok na binibigay sa atin eh. At habang palaki ng palaki yung pagsubok na binibigay sa atin, tayo nagiging mas matapang, yun tayo mas nagiging malakas. Kung gano'ng kalaki yung problema ang binibigay sa'yo ni Lord, yun ang din kalaki yung tiwala niya sa'yo na malalampasan mo yun. Kaya kung malaki yung problema mo, congrats sa'yo kasi ang laki ng tiwala sa'yo ni Lord. Kaya madaling sabihin yun, pero alam ko mahirap gawin, pero yun dapat natin isipin. Next question is galing kay Ana Marie Corona Rojas. Out sa'yo, si Maan. Ito ay isa sa mga best of friends ko. Sabi niya, anong pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Pinag-isipan mo ba talaga to? Sa madaling salita, kung mahal ko o mahal ako. Ang totoo, ang pipiliin ko talaga dito ay yung mahal ako. Kasi marupok ako eh. Ako kasi, malamot lang yung puso ko. Kapag nakikita ko na nag-i-effort yung tao, nakikita kong mahal na mahal ako ng tao. Madali akong mag-fall. Pero syempre, kapag may mahal na ako, hindi lang na. Kapag may, halimbawa, naging boyfriend na ako, naging karelasyon ako, at nagaan ko yung ipakita ng iba, hindi na ako napag-fall kasi nga, nareta ng partner. Iniisip ko rin, kung mahal ko lang, hindi rin siya magiging masaya kasi hindi niya ako mahal. Next question is, galing kay Ems Villaruel. Shout out sa'yo, Ems Villaruel. Salamat sa tanong mo. Sabi niya, which way are you going to take? The right where there's nothing left? Or the left where there's nothing right? Hindi nakakarito itong tanong na to, sa totoo lang. Ang pilihan ko sa dito ay the right where there's nothing left. Hindi sa nagmamalinis ako, pero yung pipiliin ko. Wala namang sinabing explain your answer, di ba? Wala namang siyang follow-up question, so na-explain yung sagot ko. Nag-comment siya si Sheena, sabi niya, dami na tanong, ako mga etos na lang. Outside at Sheena. Napakabait nito, sobrang na-inspire siya. Ang galing niya magsalita. Next question is galing kay Christine Joy Villas Asi. Sabi niya, ano yung pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay mo na nalampasan mo? ES need load. Puro need load. Hindi ko na kayo sa account. Sure. Nag-guide. Parang nasagot ko na ito kanina. Basta yung ano, yung nagbuntis nga agad ako nung na hindi pa ako kinakasal. Nasigra yung, kumbaga yung goal ko yun. Oo, nalampasan ko naman yun kasi syempre nakapangarap ko yung goal. Kapakita ko na yung mga anak ko, kumbaga masaya na ako ngayon. Next question is, galing kay Darren Asuncion Camunga. Sabi niya, bibigyan ka ng time machine. Ano po ba ang gusto nyong balikan? Shout out sa'yo, Darren Asuncion Camunga. Gusto kong balikan yung panahong dalaga pa ako, yung mga panahong inosente pa ako, na sana hindi ako na-curious agad, na sana hindi ako nagmadali sa mga bagay-bagay kasi ako, kumbaga hindi pa ako handa eh. Next is, galing kay Maren's Joyce Valencia Orobia. Shout out sa'yo, Maren. Binya, ano yung pinaka-kinatatakutan mo na mangyari sa buhay mo? Yan, bilang isang nanay ha, pinaka-kinatatakutan ko na mangyari sa buhay ko ay yung mawala yung mga anak ko. Yung saglit lang na kilamin sila ng lolo at lola nila. Parang miss na miss ko na sila. Much more pa kaya kung talaga kung mawawala sila. No. Next question is galing kay Jerome Romero Salomon. Shout out sa'yo, Jerome. Kumpare ko to. Sabi niya, ano mo napapagsabay ang pag-aalaga ng bata at pagiging vlogger? Na sa totoo lang mahirap. Kasi sa totoo lang
kung makikita ninyo, minsan-minsan ako mag-upload ng video para once in a blue moon. Di ba dapat at least weekly or twice a week nag-upload ka bilang YouTuber ka. Kaya ngayon, ginawa ko talaga. Gabi ako nag-vlog, tapos pinapatulog ko muna. Question ay galing kay J.R. Montes. Shout out sa'yo, J.R. Montes. Kamag-anak ni Julia Montes. Sabi niya, haha, may boyfriend ka na po ba? Sa ngayon, wala pa. Pero malalaman niyo rin soon. Malay niyo. Diba? Malalaman niyo rin. John East, galing kay Sinir Desiree Aquino. Sabi niya, sinong paborito mong pamangkin? Ha, 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 ha. Papampab na naman to sa sinir. Naman ang pamangkin ko, mahal ko, pero may matatawag ka kasi talaga na hindi naman as in paborito, pero dun ka pinang ang next side. Yung panganay kong pamangkin, alibasa siya yung una, yung naging laging excited sa pag-uwi. Yun yung parang matatawag ko siguro ng paborito ko. At ikaw yun, singing. So, masaya ka na. Nag-comment si Bernadette Isanan. Kaibigan ito si Bandang. Sabi niya, ang galing naman. Shout out sa iyo, Beth. Salamat. Next question, galing kay Rodette Cabalan. Sabi niya, anong pinagkaiba na may anak ka ngayon sa dalaga ka dati? Nagsisi ka din ba? Siyempre, malaki yung pinagkaiba. Kung dati wala kang binibisbit, kung dati wala kang laging kabuntot, ngayon, meron na. Kailangan hintay mo muna silang matulog bago mo gawin yung kailangan mong gawin. Kapag ganyan, sobrang lilipot, sobrang kukulit. Ako, nung una lang, oo, nagsisi ako nung una. Siyempre, kasi wala sa plano to eh. Pero, yun nga, habang kamatay sila, at nakikita ko naman na maayos sila na malaki, manusok sila, tapos, makikita mo na lagi yung kanilang tinatawag, mama, mama, yun. Wala na akong pagsisisi. Sa una lang na, in Beray. Shoutout sa'yo, Bunny. I miss you. Nag-clap-clap lang siya. Hindi naman siya nag-clap. Next question is telling kay Neil Stephen Abbas Gutierrez. Shoutout sa'yo, Neil Stephen Abbas Gutierrez. Hi, Onyo. Sabi niya, may pag-asa ba ako sa'yo? Kailan mo ako sasagutin? Punta ka dito sa bahay. Sabi ka sa mga magulang ko. Sila unang kong likasan. Sa totoo lang, kayong mga lalaki, ayaw ko lang sa inyo. Pag gusto niyo yung babae, hindi niyo kailangan tanungin kung may pag-asa kayo o pwede kayong maligaw. Kasi, yung talagang man yung babae, ligaw kayo. Hindi niyo kailangan tanungin kung may pag-asa kayo. Kasi kaming mga babae, mas gusto namin yung nag-e-effort ka, kahit wala silang assurance kung sasagutin ba silang hindi mo kailangan itanong. Tapos, ayan. Nag-cut off na ako dito pero may humapol. Si Emmanuel Salome Adra. Si T-Point. Shout out sa'yo, Emmanuel. Sabi niya, kumusta buhay single mom? Fifth call mo ako. Talaga naman. Talagang load lang yung habol ninyo dito. Supportan niyo naman ako. Sabi niya, kumusta buhay single mom? Hirap, oo. Pero, masaya. Mahirap kasi, pagod. Lalo na kapag maligalit sila, malilikot sila. Pero masaya kasi, lalo na kapag nakikita mo sila na masaya din. Tapos pinatawag ka nilang mama. Alam mo kahit pagod na pagod ka, tapos sabihan ka nila, I love you mama. Parang nawawala na yung pagod mo. Parang napapalitan na agad lang sa last question na yun. So, okay na. Sa pag-giveaway ko pala. Ito yung mechanics ha, panggan nyo. Ang gagawin nyo na, tapusin nyo itong video na to, i-click yung like, subscribe, then bell button, tapos, screenshot nyo. Meron akong ipopost sa Facebook account ko. Pagkatapos ko ma-upload itong video na to, dun nyo i-comment yung screenshot nyo dito. Doon sa mga nakagawa ng instruction ng tama. Galing doon sa kanila ay bubunutin yung limang mananalo ng load. First to third call is 50 pesos. Fourth call is 100 pesos load. Yung fifth call is 200 pesos load. Tsaka na tayo magbibigay na medyo maayos na paprano kapag
monetize na tayo. Pero sa ngayon, ganito muna. Kasi, syempre, madami rin naman ang nangailangan ng loot. Kaya, okay na rin itong loot. Ayun, wala na rin naman ako sasabihin. At saka, inaantok na rin ako. So, halata naman siguro sa mata ko. Antok na ako. So, good night, guys. See you on my next vlog. Bye!